Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and today we will be unboxing this Kenshin Himura by Max Factory. Ito yung kanilang 30th anniversary yata to na edition. So yan yung box niya. Nakita mo yung figure, meron siyang naka-print dyan. Ayan, sa likod, pati yung base niya, naka-reflect din. And sa likod, nandito yung kanyang concept, yung drawing na pinaggayahan nila. So, at the top, meron din siyang window. And sa baba, wala naman something. So, let's open this thing. Medyo malaki lang yung box natin, ha. So, ayan. So, nawala na yung box. Makita mo, siya naka-clamshell. By the way, guys, makikita nyo, may mga parang papel-papel siya sa loob. Hindi ko alam kung ganyan talaga siya pag binili mo na brand new. Kasi itong binili na to is second hand. Ibig sabihin, back in box. So, dinisplay na siya and binalik lang siya sa kanyang box. So, mas mura mo siya mabibili. So, yun yung tips. Kung gusto nyo makatipid, bumili kayo ng mga second hand na mga figure. Kasi mas mura na sila compare sa brand new or MISB, which is mint sealed in box. Yun yung meaning nun. Yan. So, tanggalin lang natin yung papel para mailabas natin yung figure. Okay, so first, check natin yung base. Ayan, yung base niya is a square black glossy base na may parang gold na print ng cherry blossom. Ayan, so medyo sobrang glossy niya. Nag-iwan siya ng mark, fingerprint mark pag hinawakan mo. Okay, so check natin yung figure. Yung figure naman, very solid. Wala ka nang bubuin, wala ka nang i-assemble na parts, maliban na lang doon sa kanya accessories, which is yung sword, saka yung suksukan ng sword. And yung pagkabit sa kanya, sa isang paa lang, itutusok mo lang yung metal peg doon sa kabilang, sa isang paa. Ayan. So, dahan-dahan lang, make sure na naipasa mo siya. And yan, matatayo mo na siya, ganun lang. So, isa lang yung support niya. And napansin ko dito, meron siyang signs of usage, which is may mga gasgas na yung base niya. But the figure, wala naman ako nakitang mga paint chips or mga gasgas. So, ito yung espada niya. Makita natin. Isusuksok lang natin siya dyan. Yan, medyo maluwag lang din. Pero pansin na ilagay mo naman siya, okay na. And yung kanyang suksukan ng espada, hindi ko alam ng term doon. Ayan. So, lalagyan mo lang din siya sa kabilang kamay. Ayan. Madali lang kabit yung mga accessories niya. So, napaka-simple lang itong figure na to. So, listen lang natin itong clamshell para mapag-focus tayo sa figure. Okay. So, lang natin para makita natin. Ayan. So, okay. Yung figure, paint job, may kita mo meron siyang shading na nagaganap sa kanyang mga paint sa damit. So, may kita mo yung kanyang pang-ibaba? Yung pang-ibaba niya na kulay gray, white. So, para may kita may shadow na nagaganap, di ba? So, makikita mo yung flow. Yung flow nung fabric, kahit hindi naman siya fabric kasi ang material naman ito ay PVC. Same dun sa kanyang pangitaas. Ayan, so kita. Pati yung buhok niya, napansin ko rin, meron din siyang shading, which is maganda. Ayan. So far. And ito, yung nakita ko may gasgas nga dyan. Ewan ko kung nakikita sa camera. Try natin i-focus. Ayan. May gasgas doon. Turo natin yung gasgas. Ayan. Hindi masyadong halata. Hindi naman siya ganun ka-big deal kasi nasa base naman siya. And pang naka-display naman siya is yung focus mo is nasa figure naman. So, ito nga pala yung comparison nung authentic versus the bootleg. So, yung nasa left side is yung authentic, yung nasa right side yung bootleg. So, unang tingin pa na may kita mo na bootleg yung nasa left side. Una, yun nga, hindi siya tumatayo. Kumbaga, hindi kayang suportahan ng peg sa paa.
yung figure, kaya parang bumabagsak siya. Yun yung mostly problem ng mga bootlegs. And yung paint job, makikita mo, sobrang glossy niya. At yung buhok, walang shading. Although may parang konting shading sa damit niya, pero hindi yung ganun kahalata. At sobrang kintab niya talaga. Makikita mo talaga yung pagiging makintab niya. Doon pa lang, alam mo na bootleg lang siya or knock-off. But mapapansin ko nun sa knock-off, maganda rin yung maganda yung pagkaka-hulma nila. Parang yun lang, yung paint job lang talaga, bumagsak talaga. And yung espada ng authentic, makikita mo, is detailed. And yung talim niya is reverse sa likod. And yung kanyang... Ayan, yung talim niya nasa likod. Kasi yun yung espada ni Batsu. And yung kanyang espada may butas. And this one, makita mo, walang masyadong detail. And yung talim niya is yung normal. Which is hindi naman ganyan yung talim ng espada. And wala siyang butas. Okay, so yun. So madaling ng spot kung ang binibenta sa inyo is bootleg. So for me, mas okay pa rin bumili ng authentic kasi nga, quality, andun lahat. Makita mo, andun yung stability, di ba? And yung paint job. Tapos, yung base, kita-kita mo, magkaiba sila ng base, di ba? And talagang, kung may budget ka naman, and talagang idol mo naman, si Kenshin Himura, I suggest na pag-ipunan mo muna, bili ka na ang authentic. Pero kung, syempre, kung hindi ka naman maselan, gusto mo lang magkaroon ng figure ni Kenshin Himura, wala namang masama bumili ng bootleg. Kasi, although, yung bootleg, yung mga manufacturing yan, para silang piracy, di ba? Pero hindi naman natin pwedeng i-control lahat na hindi naman lahat may budget. So, kung kapos ka sa budget, pwede ka naman bumili ng bootleg kung and pagdaan ng araw at nagka-budget ka na, pwede ka na bumili na authentic. So, yun lang guys. So, yan, close up ng bootleg. Saka yung mata, makikita niyo yung mata. Iba yung mata compare dito. Yun lang guys. So, I hope you enjoy watching this video. So, share ko lang din sa inyo yung mga pictures na kinunan ko sa authentic na figure. And sila. Oh, 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 oh